Okay guys, good morning. Unboxing tayo sa ating package. So ito pala ay isang pipe binder manual. So ito na po, bubuksan na. At ito po. Okay, ito pala ay SWG25 manual pipe binder, galvanized pipe iron, pipe steel, pipe hydraulic binder with 7 pieces molds. So yan na po. So ito pala guys, isang cast iron material na may working range nga 0 hanggang 180 degree. So din ang tawag dugay guys kay magbuot ata og pundasyon ani niya. So muna po tubo, tapos yung at ito na po yung rim ng gulong. Nakita po namin sa junk shop. So ayan po yung yan yung ano, minutasan na apat ni kuya kasi para yun yung lalagyan na ng ano sa pipe niya, pipe binder. So yan na po, yan. Diyan yun pinatong yung plates at nilagyan ng bolt. Oh. At sinukat ni kuya para maging level. Para talaga matibay yung ating pundasyon ng pipe binder. Diba? O, pinantay ni kuya sa kabila, sa gitna, sa kilid. O, di, ayos. O, yan na. Tapos, ni-welding niya yung sa ilalim para matibay talaga. Para pag ano, pag ikot na yan, hindi siya basta-basta magigiba. O, birahe. At syempre, nililisan yung bawat dulo para hindi mahait. At ito na po. At sinubukan na. At magkasubukan na. Kung paano baugin ang tubo, ang bakal na may sukat na 10mm. 10mm man, eh, no? Yeah. 12. At pinugnan ko ito para hindi ako tumuyok. Ano ang yung oblaget? Pinugnan ko. Bumbuang rin. Kahit di ako muyok. Baka masali ako sa pag-ikot. At doon, nilipat namin sa baba. At yun, no? Ginawa lang niya is nilagyan na ng kabilya, pinusok, pinokpok para daw pag hinila yung pipe binder hindi siya matibay talaga yung pundasyon, hindi gagalaw daw. Tapos ni-welding niya yan dyan. Okay, tams ni-welding niya para daw mukhang ano, hindi na namin nilagyan ng simento kasi out of budget na, kaya inagyan na lang ano. Ayun, tinabunan na. Ni-welding lang yun, tapos tinabunan. Ayun, ipakapakan lang. Oh. Para sa tingin namin, hindi na talaga yan bibigay. At yun. Binaray na sa poste. Talagyan na ng ano, expansion bolt. Dyan yung ano, hawakan ng ano, i-welding yan dun. At yun, oh. Tinitesting na namin 16mm yan. Muragi blessing ni ba? Kung matibay ba talaga. Wala pang welding yan ha. Tingnan nyo. Oh, gagalaw di ba? Palpak. Oh, gagalaw. Oh. Ano yan? Oh, galagalaw salbi. Gagalaw yan. Mainang pundasyon. So, kailangan talaga welding yan. Oh, ano pa. Oh, ano pag ini-istoryan nyo dyan. Gawin nyo na. Oh. At yun, ginawa na. At naglagay din kami sa ano dyan. Ayan po yung malaking tie wire, yung babanting. Oh, yan. At may ano kami dyan. At yan po yung tie wire. At yun po ay turnbuckle. Yung bakal, ginapos namin yung mangga kasi para may silbi rin. At yun na nga, iniikot-ikot na ni kuya ang turnbuckle para higpitan ang yung ano, pagkahawak dyan sa tubo para pag-ibin matibay talaga, hindi gagalaw. Oh, ayan na po. At sinubukan na po ang pang pipe binder na yan. Yan po ay 16mm
malaking tubo yan, malaking bakal yan. So ayan na, tinisting na at magkaalaman na kung magbe-bend ba talaga yung ginawa namin. So yeah. So makalibang na ron, makautot. Tumurang nakaigit siya gamay, guys. Ay, to, kaya ra kayo. So kaya ra git. Uy, hala. Yun lang po, maraming salamat. So maganda yung ano, pagkagawa namin ng pundasyon ng pipe binder. At yun lang po. At salamat. God bless po sa lahat. Sana ay suportahan nyo ang aking munting YouTube channel. Oh, yan o, tinisting pa ulit. Ay, hindi pa pala natapos. Continue pa pala to. At dito po is expansion ball. Pinakita ko sa inyo. Winilding ng 16mm hanggang doon sa tubo or bakal. At yun, no, nakagapo siya. Winilding yan. Spot-spot lang. Pwede na yan. Matibay. At doon sa taas naman ay yung banting tapos turnbuckle. O yun lang. Doon nakagapo din yung turnbuckle doon sa no, mangga namin. So yun lang po. At salamat. Sana makuha na niyo ng ano, kahit idea man lang. Okay, God bless. May welding na niya, gapos na siya daw. Pow, 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 pow. Tala, discard tiba.